Kaya kontra naman sa TNT, Kuya Vince G. Nako, game number one pa lang, Tori, and I can't wait to see kung ano nga ba pwede nilang gamitin. But, uy, si Choox ang gagamit ng Kimi, ha? This is gonna be interesting. So, probably jungle Kimi to, if I can like predict, no? Yung mga heroes nila, they're gonna try to at least witness it. So, game number, I mean, match number one, the first match ever na Pba Esports Bakbakan. Sisimulan na ang bakbakan. Mainit-init to, Tori. At mukhang makikita na sila sa may gitna. At simulan na natin ang bakbakan sa larangan ng Pba Esports for the very first time. Ito na! Na, ito na! Tagal nating hinintay to kanina pa, pero naandito na. Pero syempre, best of one lang tayo. Ito na, Converge, Fiber Xers. Nakita naman natin Kuya Lebron. Si Lebron nagagamit ng ating Boscob para sa side ng Converge. At para naman, Kuya Choox TV on the Kimi. Kimi mid. Nako, interesting to. Choox TV pumipesa sa may gitna. But dumalaw muna tayo sa may taas. Marksman sa marksman. Lebron and Allen magkakatapat-tapat. Pero I'm seeing some rotation here. Mukhang dinadalaw na si Beatrix. At mukhang nakatunog nga ang ating Converge. Fiber Xers, they're trying to counter it out. Nagtatago na nga sila. They're going back towards mid lane para ma-reset. Napakaganda na rotation dito ng Blackwater Bossing at saka ng Converge. Nakikita mo naman, guys, parang professional player yung ating mga naglalaro talaga. Dahil kita mo naman, nag-practice talaga. The rotation coming from the both teams, nakikita natin na talagang kabisado nila. Mm. Okay? Three members on the Converge na andun sa may top side. Habang yung Blackwater kanina, kinuha yun nila yung Little Wanderer just to get Little Wanderer. Parang meron din naman talagang insight sila doon kung sino ang pupunta doon sa may Riverside. And now, alam to ng Converge Fiber Xers, napakaganda ng laban, smooth lang, alam nila na bawal makakuha ng objective agad ng maaga. Kung hindi, best of one lang to, mahirap lumamang agad yung kalaban. Well, yung disiplina talaga, Tori, no doubt about that. Nakita natin from the Converge Fiber Xers, yung rotation non-stop, hanggat wala sila nakukuha. Pero this is the start of something. Nako po, Converge, they're playing safe. After nila mag-rotate, natulugan ng Blackwater, they're trying to counter that. Pero sabi nila, wag muna, back muna tayo, kumalma muna ang lahat, magpa-farm muna, kailangan mag-farm. Now, Flicker, nagamit dito ni Ate Bufarsa. And right now, alam niyo ng Blackwater Bossing at Kuya. Kita mo naman si Choox TV, matik talaga, trabaho lang. And right now, 1v1 situation, doon sa may bandang baba, sino ba talaga ang makunat? Lapu-lapu or glue, pero grabe yung ginagawang objective ng Blackwater Bossing. Pero nakuha yung ating turtle ng ating Hanzo. Mabilis. Saan ang galing yun? Saan ang galing si Hanzo? Out of nowhere, talagang inagaw yung buff. And that means yung ating mga Blackwater Bossing Smooth Racer, they need to devise a plan kung paano nila mahuhuli itong ating mga Converge Fiber Racers. Pero look at Sunrise Mice, kung naiipit na nga lang. Pero I think, Tori, this is a trap na nilatag ng Converge. And now, 3v3 situation, pero naaandun na si pare mong Hanzo. Nakita niya si Wedjuk sa target niya. Mahuli niya ba? Pero out na lang din muna. Grabe yung tapang ni Choox TV dito. Alam niya na pwede siyang targetin. Assassin yung Hanzo. Yung damage pag nakuha siya, yung naka-ultimate, automatic pag tinamaan ka ng second skill nun, makakalahati agad yung buhay niya. Pero nakaabang, smooth. Grabe yung awareness ngayon ng Choox TV natin. Pero in terms of getting the buff, no, Converge lamang sila doon, pero yung gold natin hindi nagkakalayo sa isa't isa. Oy, pero ito na, pumasok si Francel, hinahabol si Allen. Allen needs to run. Ito na ang po! Running low on HP, Jean gets the first blood kay Francel. And now, mali ata yung pinasok ng Converge. And right now, 0-2 ang ating score. Medyo gusto nilang kunin kasi nakita nila yung isang member. Pero naandun lang sa area yung ibang members ng Blackwater Bossing. And now, 0-2 ang ating score. Pero sa gold lang naman, patas lang. Pero mas angat ngayon, aggressive ngayon ang Blackwater Bossing. At ito na nga si G, nakatanggap ng damage thanks to Moscow, Lebron. Nandito na, dumadalaw na, Tori. Pero this is something na kailangan bantayan ng Converge kasi Blackwater, they're on the offensive side here. And now, 5 members on the middle lane. Talagang protektado, pero mamamatay. May ganti agad. Farnamis is down. Sa kamay dito ng ating Matilda. Oops. Pero Choox, isa na lang. Makakatakas pa. Hinabol! Pero hindi sapat yung ating damage coming from the Hanzo. Still, smooth lang, kabisado ni Choox TV from Minana Esports ang kanyang ginagawa. Iba to. Hindi na natin kailangan marinig si Choox kung anong sinasabi niya doon. Literal na back free ang ginawa niya doon para mahabol. But Francel,
gets his second turtle. Blackwater Bossings, they're just trying to hold down yung kanilang base, no? So medyo kalma-kalma pa. Converge, naghahanap pa sila ng kills dito. Hindi sila kontento sa farm-farm lang. They need to get all those kills pa lang dito, Tori. And now, kung mapapansin natin, Converge Fiber Xers, ang ganda ng rotation nila, inaalagaan nila yung top lane dahil alam nila na dito si Kuya Lebron ay mas abante. Pero look at that gold altar, inilatag niya nga dito. May pangalawang buhay dito. Hello? Pero makikita si Allen, pero out na lang din muna. For that, Beatrix, kamuntikan, target talaga dito yung dalawang marksman. Kahit isa, pero hindi pa din nila inaalisan dahil alam nila yung Converge doon lang nag-rotate sa taas at naado lang din yung Blackwater. Alam nila, ramdam nila. Ramdam nila, and you know what's interesting, Tori? Yung XP lane natin, kalmado kung kalmado, no? Oo. Si Raven at si Akatsune, talagang nagpapakiramdaman lang na parang trabaho natin maging makunat, no? Walang magkakasakitan. Kaya ang rotation natin madalas sa mid, saka sa top nangyayari. Oh, pinila. Pero ito na nga yung kaluluwa lang ni Hanso ang nakita natin, ladies and gentlemen. Pero dito sa bandang baba, hindi ko alam kung may mamamatay dyan. Parehas kasing makunat yan, Kuya Vince G. Pero still, mas lamang at nakikita natin mas angat doon yung ating glue sa may bandang baba. Pero on the top lane, first tower ay nakuha ng Convert Fiber Xers, and out na lang din muna. Ito nga yung sinasabi natin. Alam nila, merong paramis. Mahirap makisabay. Pero ito, kanina pa, flicker out mula dito sa ating paramis. And now, disengage na lang muna. Pero gumaganti ngayon ang Converge. Ito, maganda rito eh. Matumal sa kills, pero tumatrabaho ang mga hero na kailangan trumabaho. Sino-sino nga ba yung mga yan? Well, we've got the junglers, we've got the gold lane, at nakikita natin yung pressure. It's happening on the top lane most of the time. Yung gold lane talaga ang gusto nilang pilayan, at yung first turret takedown ay nakuha nga ng Converge, no? Alam nila kung paano laruin eh. Hindi mahalaga yung dami ng kills. We just need to push all the turrets para makuha yung panalo. And now, nakikita naman natin, talagang sino-zone lang eh. Sino-zone dito nung pare mong Hanso. Yung ibang members, especially yung dalawang marksman from the side ng Blackwater Bossing. Pero napansin natin, 3v2 ang situation. Delikado ata. Gold Arthur inilatag dito ng Blackwater Bossing. Pero makakatakas? Yes. That, pero makamunti ka na yun. Pero retribution. Kauna-unahang objective na nakuha ngayon ng ating Blackwater Bossing. Pero mas lamang pa din sa kills. Pero yung gold, kung papansinin mo, Kuya Vince G, hindi nagkakalayo. Sobrang dikit. At nagpapakiramdaman lang sila dito. Parang chesto, Tori. Nag-uunahan lang silang magkamatihan. Kung sinong magkamali at mahuli, talagang susunod-sunod na. Pero that is what they are trying to prevent. And Converge is just doing the plays by the book. They want to take down the turrets as fast as they can. Pero Blackwater is just making it hard for them. Ang kunat eh. Ito at alanganin dito sa Blackwater. I mean, sa Converge. Kailangan matapos agad nila to. Pero speaking, kita na naman din sa cam. Disengage na lang muna, pero hindi yun sapat para makatakas si Paremong Raven. Minus 1 dito ang Blackwater Bossing, pero ito, nagkaroon na ng clash. Matik na, may gante. 1v1 situation natin. Grabe. All 1 ang ating trade doon. Alam nila, gumagante agad yung Blackwater pag talagang pumapasok yung ating Converge. Well, I can see the discipline na pinapakita ng Converge, and now they want to go in. Si Jean ang target. Pero ngayon, hinahabol pa rin ng Converge. Oy, Prancel! Yung patapang nakuha si Jean na cripple down yung backline. That means may pwede sila magtuloy-tuloy, pero okay na yan sa kanila. One is enough. Totoo. At yan yung kanina pang ginagawa ni paring Hanso. Okay? Hindi siya aalis. Dapat yung target niya, mapatay niya at naging successful on that certain clash. Ito yung sinasabi natin. Kailangan matakot o kailangan irespeto nila dito. Choox, okay lang din naman. Kasi nga may tower pa doon on the middle lane. Pero kung mapapansin natin, guys, ang nagkocontrol na sa mapa ngayon is Converge Fiber Xers. Delikado ngayon. Kailangan ngayon nila ng isa pang objective para mabaliktad ulit yung laro. Kasi kanina yung Blackwater, aggressive eh. Totoo. Ngayon pinakita ng Converge. Ito yung ginagawa niya sa amin kanina. Kabisado na namin, all out. Nagpalit na na yung lane, naandun na sa top lane yung lapu-lapu. Baba na ngayon yung dalawang marksman ng Blackwater. And Blackwater here now, waiting for the right opportunity. Inaabangan nila yung susunod na objective. Parehas, magkabilang panig. Nagkakapaan kung sino at kung sino yung nagtatago sa may damuhan. But on mid lane, Tori, mainit ang nangyayari dito. Blackwater, they want to take the offensive. They want to take the push. They're isolating itong ating Converge Fiber Xers. Pero sabi ng Converge, papalag tayo eh. Papalag tayo. Pero kita mo naman yung damage coming from the Converge. Alam na nila yung capability ng mga heroes nila, pero naandun yung ultimate coming from the glue. Kita naman nila kung nasaan yung ibang members. Ito nga yung sinasabi natin eh. Talagang tinatry lang muna nila makita yung ibang members kung nasaan, at saka papasok yung Converge Fiber Xers. Ang ginagawa nila, pang zone ngayon yung ating Hanzo.
Yes, pang zone talaga. Talaga kapag nakita nila yung kaluluwa ni Hanzo, talaga mapipilitan silang magkulasan kasi napakasakit nga naman ng isang ultimate ni Hanzo. Just like that, oh, ayan na, magtatago lang sa maida mo, hanap target, and it seems like Converge, Fiber Extra Story, nakukuha nila yung gusto nilang mangyari. Isolate, sino-zone nila, objective-wise, nakukuha nila yung unang Lord. And now, the first Lord is on the side ng Converge Fiber Xers, pero hindi pa natin sinasabing mas lamang talaga. Medyo kumunti lang yung lamang, 1K gold din or 1.5. ang lamang ng Converge Fiber Xers, hindi ka dapat makapante dito, pero mas maganda na makakuha ka ng ganong klase ng objective. Totoo. Para mas maiangat mo kung saan man lane papasok yung ating Lord number 1. But eto na nga yung Lord, marches towards the top lane. Uy! Pero grabe naman, gusto ng AOE, nilapag na ni Barca ang kanyang Feathered Airstrike, itinigil ng bahagya. Ang laki ng Jumbo Rocket dito ni Kimi, pero they are trying to go back. Ang sakit naman ng mga tinitirang sumpak ni LeBron dito, but it seems like objective muna ang Converge. They want to take down the turrets as fast as they can on mid. Napakaganda ng ginawa nila doon. So ibig sabihin, any place sa mapa ng Blackwater bossing na pupuntahan nila, alam na alam ngayon ng Converge. So ibig sabihin talaga, sila ngayon yung nagkocontrol. And look at the flow of the minion waves. Kabisadong-kabisado nila. Two towers on the top lane, wala na rin. On the bottom lane. Oh, and ngayon, second tower on the top lane. Trying to get para sa side ng Converge. And right now, look at the damage. Oh! Coming from the Feather Airstrike. Plastadon pa yung lapu-lapu. Medyo tagilid ang vapor ng Blackwater bossing. Blackwater bossings, kailangan nilang dumepensa because nararamdaman na natin na yung Converge eh gustong isa-isahin itong mga turret. Okay na yan, sige. Sabi ng Converge, hindi na tayo mapapaka-greedy. Back muna tayo, let's just wait for Blackwater bossings to come out sa labas ng mapa, and then kapag nahuli na natin yung kailangan natin mahuli, saka tayo umatake, no? So the discipline coming in from the Converge Fiber Xers, walang duda eh. Nagpo-pull up yung practice. And now, 11 minutes na tayo, pero kita nyo naman yung kills. Ibig sabihin, respeto sa bawat respeto. Team na nalaro, yun ang ginagawa nila ngayon, guys. Maunti yung kills, ibig sabihin, talagang hindi sila nag-go kung hindi secured yung casualty na gusto nilang makuha. And right now, pero kung mapapansin natin, si Allen at saka si Choox TV, parehong marksman, magkaiba lang ang damage nila, hindi pa sila nakukuha ng Hanzo, wala pa silang death. So ibig sabihin, delikado ito pagdating ng late game. Yes. May comeback nga ba dito ang Blackwater boss ni Kuevich? Pero mukhang bumapasok na si Prancel. Talagang nang aanoy lang siya, nang iinis lang siya ng mga members ng Blackwater bossing Smooth Racers. And Blackwater bossings, for me, ang kanilang kailangan gawin dito is to wait patiently. Kasi sila yung nasa depensa eh. Converge, napakalaki na ng sakop ng mapa. So that means if Blackwater bossings, makahuli sila ng kahit isang player na Converge, pwede na silang magsimula. Pero paano nga nila? Yun yung tanong eh. Paano nila mahuhuli si Prancel? Kasi si Prancel yung nagiging annoying eh. Pero ito, conceal play. Huwag daw tayo maingay, sabi ng Blackwater. Pero ang target ata nila, isang member. At yun nga, nakita nila on the top lane. Pero out na lang din muna kasi nakakutob dito si paring Lapu-Lapu. Hindi pa rin tumitigil ang birada rito ng Blackwater Allen, hoping to get that first turret, and he did. Unang turret takedown from the side of Blackwater bossings, and hoping to get more yung baba. Medyo low on HP na. Pero I believe na they don't want to leave the base story. Ayaw nilang iwan. And now that is a flicker out. Kamunti ka na dito yung ating matilda sa side ng Converge. And right now nag-ultimate din si pare mong Hanzo. Pero ito na nga yung sinasabi natin eh. Hindi mo makuha yon. Walang magbabackline ngayon sa side ng Blackwater bossing. So hindi mo makikita kung nasaan ang side ng mapa yung Hanzo na yon. At napakataas ng range talaga ng ultimate niya. Well, Choox now getting the Berserker's Fury. That means napakasakit na crit ang pwede natin makita. Pero nagsisimula na ang Converge. Pinasukan ni Lapu-Lapu. And look at the Feathered Airstrike. Allen gets Akatsune. And the counter-attack is now starting. Magulo yung Lord. And look at this story. Si Allen low on HP. Pero dumidistansya. Prancel is just getting the kills on Frenzy. Hindi bumapayag. We want the Matilda. We want to cripple down. And that is a nice trade. Gene lang ang kapalit kay Akatsue and Sunrise Mice. And now, two man down for the side of Converge. Gusto nila makuha yung Lord, pero tingnan natin kung sino mataas sa red. Oh! Pero Converge still get the objective. Second Lord ay nasa kanilang kamay. Kahit tatlong members lang sila doon at apat yung Blackwater bossing, easy pa din. Tiwala lang sa retry. Tiwala lang talaga sa retry. Okay lang kahit malagasan kami ng dalawang miyembro, pero ang mahalaga for the Converge is to win that objectives, no? From turrets to turtle up until the Lord. Grabe naman talaga yung damage ni Allen! Low on HP here. Hinahabol na nga siya. At that is enough, Tori, to pull
aback free talaga. Back free muna talaga dito ang Blackwater bossing, ladies and gentlemen. Pero ito yung sinasabi natin. Hindi dapat sila makampante. Dalawang marksman to. Papunta tayo sa 15 minutes. I think the item, all good sa rin. Nakuha all na rin good ng ating dalawang members for the side ng Blackwater bossing. Pero syempre, yung objective, yung flow ng minion waves, kabisado. At talagang kita mo yung practice ng Converge. Para talagang sync talaga yung ginagawa nila. At eto na nga yung baba. Kumakatok na si Lord. Ine-escortan na nga lang ng mga members ng Converge. Fiber Xers, Blackwater bossings, they need to defend. At ahuli na nga ni Lord yung turret. Na-open ang base. Pwede nang i-push to ng Converge. Pero sabi nila, isa-isahin natin yung mga inhibitor turret. From top to mid. Hindi nila natitira, pero grabe yung sakit ng isang Hanzo. Forcing Blackwater na mag-depend talaga. Talagang lockdown ang mangyayari dito, Tori. Totoo. And now, dalawang inhibitor turret is down para sa side ng Blackwater bossing. Dalawang tower na lang, main tower at saka yung third inhibitor turret on the middle lane ang nagsisave sa Blackwater. Ibig sabihin, Converge, ang ganda ng back out nila doon. Alam nila totoo na magkaka-lord, wag na nating asimin pa. Pero syempre, tingnan natin anong play ang kailangan gawin ng Blackwater bossings dito. Hindi nila dapat ibigay tong lord na to. Kasi mahirap, may parsa yung Converge. Automatic yung po coming from the Hanzo. Mm-hmm. Tapos, ang ganda pa ng pestuhan dito mamaya ni Hesperia or the Farsa. Automatic, mahihirapan dito yung dalawang damager ng Blackwater bossing. So, kailangan nila ng isang matindihang wrist play para sa side ng Blackwater. Nako po, eto na nga ba, the patience gaming sa magkabilang panig. Pahabaan na talaga ng pasensya. Pero ang nangyayari dito, look at Francel! Tinutuloy niya pagiging annoying. Tingnan mo naman yung damage eh. Mapipilitan nyo kahit na isang hero from Blackwater to go home para mag-regen, para punuin yung buhay. Eh talagang napakahalaga ng presensya ng hero. Pero ito na nga, mukhang may nahuli si Sunrise Spice, pero may immortality yan na baon. At mukhang nag-iingat ang Blackwater bossings. They don't want to let the mid na walang bantay eh. Kasi pwedeng masalisihan sila ng push at pwedeng matapos ng Converge agad-agad. Pero si Raven ang target. Nahuli na nga. Running low on HP. Nasa ng sustain. Nakakita na nga tayo ng AoEs. Nandun na nga ang Cult Altar just to hold the sustain. At Blackwater here is not backing off. Si Gloop alang ang uuwi. And now, napakaganda doon. Kasi yung ultimate, ilang ultimate coming from Blackwater bossing ang na-pop out at yun ang ginagawa ngayon. Pero lalaban pa rin daw kahit wala ng skill. Pero naandito pa rin. Grabe, inire-respeto ng Converge yung ating Blackwater bossing. 20th. Dahil alam nila na kayang pumalag kahit walang ultimate coming from the Faramis. Pero right now, look at the damage. Sunrise coming Spice from the Converge. Ito na daw ang bakbakan pero may flicker pa dito sa Blackwater. And right now, kita mo naman si Paring Choox. Alam niya. Alam niya na tama. Speaking of alam niyang naandun yung Farsa. Hesperia nakakuha ni Choox and Choox now running low. Nandito na si Francel. Si Francel ang nakakuha kay Choox TV from Minana. And right now, Akatsue gets Raven. Converge, nakakuha ng dalawa. Kapalit ni Hesperia but no doubt about that. Etong si Choox nakakuha ng isang kill. Highlight of the game indeed. And look at that normal. Normal hit coming from Allen, which is the Beatrix. Ladies and gentlemen, at kita naman natin, nararamdaman natin yung damage sa dalawang marksman dito. Nagkataon nga lang talaga na nauuna nila dito yung mga tank, which is the Glue at saka si Frederin for the side ng Blackwater bossing. Ibig sabihin talaga, iba yung damage ng isang Hanzo. Kasi wala eh, saglit lang sa kanya si Raven. Talagang hindi na kailangan lumabas ng main hero. Kahit yung ulti lang talaga ng isang Hanzo, eh sapat na para kumitil ng buhay. Pero look at Brenti, nanganganib. Pero hinahabol ni Sunrise, Mice running low on HP. Nakita ni Allen ang kill. Pero nakita ni Prancel ang Lord. At yung Lord, mga kaibigan, mabupunta on the side of Converge. And Blackwater is forced to go back. LeBron gets Jane on that flight. And that retribution secured the another Lord for the side ng Converge Fiber Xers. Ito na ba ang huling push para makuha ang unang panalo sa ating unang game dito sa ating week number one? Lockdown malala talaga to, Tori. And it seems like Converge Fiber Xers, sasamahan na nila yung Lord. They need to escort the Lord papunta sa loob ng base para wasakin ang base militar. At ang kailangan gawin ng Blackwater is to defend the base, depensahan ang base militar nila. Pero paano nga ito? Yung Lord gumawa ng paraan para makapasok. Nilulusaw ng Blackwater, Tori. Pero nakakuha ng kill. Oh! At ayun na nga, Akatsue gets chain. Wala lang sustain coming in from the Frederin. And this is gonna be complicated for the Blackwater boss. Oh! Get again, Allen! Nakakuha ni LeBron! Pasok yung tres! Pasok!
yung dress ni Kuya Lebron. Napakalayo nun. Pero kitang-kita niya sa mapa. And that is Converge. And right now, they want to lock the tower for the game number one. Tingnan natin. Pero dire-diretso yung damage. Lock tower. And now, game number one goes to Converge Fiverr Xers. Grabe yung init ng ating...